sa ulo ng mga balita. Lungsod ng Puerto Princesa, ligtas sa banta ng terorismo ayon kay Puerto Princesa City Mayor Luis Macaida III. Tama at wastong pagninegosyo, itinuro ng Department of Trade and Industry para sa mga bagong nagninegosyo. Isa sa mga takas sa preso sa Iwahig Prison, huli na ng mga otoridad. Mula sa bulwagang pampalitaan ng Palawan Star, narito ang Palawan Star Balita! Magandang araw Palawan, magandang araw Puerto Princesa. Isang programa ngayong inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI upang mabigyan ng gabay ang mga negosyanteng Palawenyo. Ayon kay Rosenda Fortunado, Provincial Director ng DTI Palawan, isang programang inilunsad ngayon ang kanilang tanggapan na may temang kapatid ang at lahat, kung saan sa pamamagitan ng ilang araw na libreng seminar at workshop ay nabigyan ng mga dagdag kalaman ang mga negosyanteng dumalo kaugnay sa mga kapamaraan ng makakatulong upang umasenso ang kanilang kasalukuyang pinagkakitaan. Samantala, aminado naman ng DTI na isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng mga negosyo ay ang hindi disiplinadong negosyante pagdating naman sa pangungutang sa mga bangko at iba pang mga nag-o-offer ng mga loan programs sa mga micro-entrepreneurs, kaya't binigyang pansin nito ang tamang paghawak ng kita ng mga business owners. Sa ibang balita, balik bilangguan na ang isa sa mga takas ng Iwahig Prison matapos na ito'y masakote ng mga otoridad sa Barangay Irawan noong nakarang araw. Sa pinagsanib ng pwersa ng Iwahig Prison, Irawan PNP at sa tulong na rin ng mga sibilyan, muling naibalik sa kulungan si Teofilo Bautista, ang isa sa mga tumakas na naturang pitan noong nakaraang Sabado, 22 ng Abril, taong 2017, sa panayam ng The Palawan Star kay Superintendent Resurrection Puno ng Iwahig Prison. Sinabi nito na naging malaking tulong ang komunidad sa agkarang pagkakadakip sa naturang bilanggo. Samantala, kasalukuyang pa rin pinaghahanap ngayon ng mga kawani ng Iwahig Prison ang isa pa sa mga pumuga na si Danilo Revas, na pinaniniwalaang hindi pa rin nakakalayo sa lugar kung saan nadakip ang kasama nito. Are you looking for a quality CCTV? Come and visit iConnect, the leading IT support and maintenance provider in Palawan. They also offer POS, biometrics, two-way radio, alarm system, intercom or PABX, and public address system. For quotation, contact us or visit at 2nd floor G7 building, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. iConnect, your number one IT support and CCTV maintenance provider in Palawan. Samantala, nananatiling ligtas ang lungsod ng Puerto Princesa laban sa banta ng terorismo ayon kay Puerto Princesa City Mayor Luis Macaida III. Ito ang mga pahayag na binitiwan ni Puerto Princesa City Mayor Luis Macaida III sa mga pahayag nito sa isinagawang pagpupulong ng Western Command nitong nakarang Miyerkules, 26 sa buwan ng Mayo taong 2017. Ayon kay Macaida, sa tulong ng Western Command, City PNP, Provincial Government, City Government at ng media, magiging maayos at ligtas umano ang lahat. Samantala, ayon naman sa City Tourism's Office, mayroon ng 7 individual na pawang mga Pilipinong turista ang naitalang nagpa-cancel ng kanilang booking na bibisita sana sa lungsod dahil umano sa takot sa banta ng terorismo. Ngunit wala naman umano itong epekto sa lagay ng turismo ng lungsod ng Puerto Princesa. Para sa mas makabuluhan at makatotohanan ang balita, manatiling nakatutok sa Palawan Star Balita.